to my YouTube channel. So ano ngayon, wala akong pasok kaya maglilinis tayo ng buong bahay para maano natin, ma-room tour. Tapos maglo-laundry kami ngayon ni Marvin. Nasa baba na siya. Maglo-laundry. Binitip ko lang to kasi hindi na isama. Baby! Ano ito? Wala natin laman? Pangit eh. Paano? Okay na lahat na ano mo na? Let's go! Ang ating kakainin. Hirap na hirap eh. Ano kong blending? Ano kaya luluto? May pang-ulam naman tayo, diba? May lugaw na. Lugaw? Oo. Ay, oo nga guys. May lugaw kami galing kay Kuya. Oo, dinala kagabi. Lugaw ba ito? Puno yung aming pwesto ng pagkain. Lugaw sa inyong ano? Halal. Wait. Dito tayo sa habla. Ano to? Bopis. Ito yung bopis din na bigay ni Kuya. Ito yung lugaw. Ito pa yung palabok. Yung palabok po? Itong hand sanitizer kay Bricks. Kay Bricks to dun sa kasama. Oo. Dun sa kasama namin Pilipina. Tapos yung dalawa binigay din namin dun sa couple na Irish. Tapos yung iba bibigay ni Marvin sa mga kaklase niya. Ano? Palit tayo ng chinelas. Mababasa pa ako. Maglinis ako ng washroom. So? So, paano sa bang? Tamaan ko kaya yung iyong hipa. Dito tayo magsimula sa wash muna. Ipit muna ako. May mga gamit naman kami panglinis dito. Ayan. Andito. Sila ano ata yung couple na Irish ang bumili ng mga to nung wala pa kami kasi naglilinis din sila dito. Kaya kunin ko yung anong kunin ko. Hindi yung bleach to. Para matanggal. Ito pa. Ay, meron silang fantastic. Konti na to. Maglilinis ako ngayon at wala pang pasok. Start na ako maglinis. Ba't ikaw may nilabong itlog? Ayun na, meron sa loob. Dala din ni Kuya Paul? Oo, dala. Oh? Akala ko nga isa, ano, pang lahok din. Bopis pala yun. Bopis. Akala ko nga pang lahok yun. Akala ko nga rin. Bopis pala yun. Wow. Ang kakaya na hipo. Ano pa kung ano kanina? Sabi nga Rabex kagabi, kulang siya dun sa ano. Sarap ng lugaw. Nalilagyan ka na dyan? Ano ba, lemon? Lemon? Ano ba? Ay, may kalamansi tayo, di ba? Juice? Yung kalamansi na binili ni ate. Okay. Ito yung kalamansi galing kay ate Giselle. Binili kami. Tapos ito yung palabok kahapon. Kakainin daw ni Marvin din. Ayan. Hindi to palabok. Ano nga yung tawag? Parang style palabok. Dry lang daw siya, sabi ni Tito. Huh? Ayan, may lemon o. Kuha ka. Ito, horto nito eh. Dirty. Kain na tayo guys. Yeah, may pan-dessert pala tayo. Partner din. Hey, ticharon mo, gamagay yung ticharon. Ticharon din galing kay Tita Remy to. So daw ni Marvin nakahalo pa yung ticharon. Para lang tayo nasa Pilipinas, puro sa Pilipinas yung pagkain natin ngayon, be. Lemon. Kakain na rin ako. Lugaw. Naglagay ka ng kalamansi? Hindi ba nga, habi mo. Ayun yung kalamansi, ah. Saan? Ayun, nasa harap mo na, ay. Tipid ako lang. Yun? Tipid lang kalamansi, mahal yan. Hindi tayo makakabili. $10 para doon, no? Mm-mm. Plus tax pa yan. 11 something.
O tama. Ay, parang siyang ano? Juice. Parang maalam malapot, no? Ay, ganun siya. Kain na tayo. Kain muna kami, guys. Nanaginip ako kagabi na may nag-chat daw sa akin mga international student, dadating sila. 16 katao sila. Tapos namamoblema ako kasi wala naman kami sasakyan ni Marvin. Paano namin sila susundin sa airport? Nasabi ko, wala. Paano namin sila susunduin? Wala kami sasakyan. Sinong lalapitan namin? Baka sign na para bumili ng sasakyan next year. Huwag nakagraduate si Marvin. Para kami susundo dun sa mga international student na dadating dito. Walang bayad. Tutulong kami sa mga international na dadating dito. Kami naman ang babawi. Sarap ang yun. Sarap? Mm-hmm. Ako tinapay. Sarap. Kumain, bebe. Maglilis na tayo. Ikaw lang. Nisa. Hello. Maasim-asim ang kalikili ni Jan Marvin. Uy. Amoy. Maasim yan kanina. Natutulog ka. Taposin na uli natin yung ating promise, guys. Di naman ako sa lababo. Wala kami yung note. Kaya lalampasin ko na lang mabasahan ng sahig. Diba? Aking mister, nagwawalis. Well, good yarn. Tumayo ka dyan. Tayo. Tanggal na to at may laundry din to. Baka malimutan na naman yung isa dyan, hindi malaundry ha. Open the door. Oh, kamahalan. Open the door. Lulaundry tayo, oh. Dali, pakita mo kung anong improvement mo sa ano, sa pag-gym. Gym pa more. Namamagay yung mata ko. Umiyak kasi ako kay Marvin, ngayon lang. Kasi, yun nga, ang gaganda na ng mga nababasa ko yung comments sa YouTube channel ko na yun nga na parang na-touch lang ako, hindi pa ako nakaka-reply kasi hindi ko alam kung ano ko, anong sasabihin ko. Yun nga, parang sabi nga niya na... Ito yung nabasa kong comment. Si Kuya Brian Vicedo, madalas malabo ka magkwento. Ang pangit ng mga shots mo, madalas mula ilong mo pababa ang mga kuha. Yun pa lang yung nababasa ko kanina kasi parang putol siya. Tapos parang naluluha ako. Pag may mga ganung parang comment sa akin na mga hindi magaganda, naiiyak lang ako kasi bumabalik sa akin yung mga nangyari dati na puro masasama na lang yung nasasabi nila sa akin kahit di naman nila ako kilala, hindi naman nila alam yung tungkol sa akin, wala naman sila talagang alam, yung ganun ba? Na wala naman akong ginawang masama sa kanila. Tapos tinuloy ko yung ano, yung comment niya. Pero napasubscribe mo ako dahil ramdam ko ang pagka genuine mo. Ikaw yung klase ng tao na dapat sa social media kasi pakiramdam ko hindi ka magbibigay ng negative vibes sa mga nanonood sa'yo. Mas madami ka pang ma-inspire. Isa na ako doon, kaya subscriber mo ako. Huwag lang tumigil mag-vlog, madami pang pwedeng i-improve. Pero pagiging mabuting tao, ang advantage mo over the other professional vloggers, more blessings sa inyong mag-asawa. At alam ko, lahat ng sacrifice nyo ay magbubunga ng magandang bagay. Ano lang po, sorry. Ano kasi, lumaki kasi ako na lahat ng gusto kong salihan, lahat, nag-effort ako. Yun nga, gusto kong, nung elementary ako, ang itsura ko kasi payat na maitim. Binubuli ako kasi hindi ako maganda. Sumali ako, gusto kong sumali sa mga pageant pero hindi ako natatanggap kasi nga, hindi ako bagay. Gusto kong maging majorette.
sa flag ako napunta. Kasi gusto nga sa mga ganung bagay ba, magaganda, makinis, maputi. Ako payat pa, hindi ako pwede. Nag-high school ako, hindi flag jurete ako. Confident ako matatanggap ako kahit ng flag jurete. Pero sinubukan ko yung majorette agad. Nag-try ako ng audition ng majorette, hindi ako natanggap. Hindi kasi ako ano eh, sobrang payat ko talaga, tapos itim. Tapos, hindi ako natanggap. Tapos kinabukasan, nag-audition ako ng flag jurete. Humataw ako ng humataw doon, pero hindi rin ako natanggap. Tapos, sumali ako ng lyre, doon ako natanggap. Kasi yung lyre naman, hindi kita yung katawan mo, talaga mahaba yung suot mo. Ayun, kasi sa gusto ko makasali ng lyre band, kahit lyre na lang ako, niluloko nila ako, kulang na lang to, sumali ako ng drummer. Pero hindi ko na lang yung pinansin, hinayaan ko, basta kasali ako sa lyre band. Kasi mama ko supportado sa akin dun, sa, lalo na nung elementary ako, may camera pa kami dun, ginagamit ni mama, pinapaprint pa ni mama. Kaso nga nung wala na ako yung mga picture, nasira yung mga picture ko. Hindi yun. Tapos, basta ang dami kong sinasalihan. Tapos, pag may mga parang model-model sa amin, no high school, hanggang second year, hindi ako natatanggap kasi nga payat ako, maitim ako, ganun. Ipapakita ko na lang sa inyo to yung picture ko nung ano ko, nung high school ako. Ano yan, first year ako, hanggang second year. Tapos, yun nga, nagsali ako, hindi ako natatanggap. Nag-try akong sumali sa dance sport. Hindi ako magaling sumayaw, pero willing akong matuto. Nag-practice ako ng tango ata yun. Practice ako, yung parang confident ako na matatanggap ako kasi sabi nila marunong daw. Kaso iba yung natanggap, yung kaibigan ko. Ano, pag-uwi nga ako noon, sabihin ko kay mama, ah, oh, ma, ang sakit ng likod ko kasi talagang nakaganon ako. Tapos, tatawa-tawa lang si mama. Pero supportado ako ni mama sa mga ganon. Tapos, one time, umuwi ako noon na, yun nga, hindi ako natanggap. Umiiyak lang ako sa bahay. Pero minsan, hindi ko na lang pinapakita sa magulang ko. Tapos, yun nga. Tapos na nag-third year ako, doon ako natutong mag-ayos-ayos sa sarili ko. Gumagamit na ako ng mga kojik-kojik na ata ng that time. Para mag-light man lang. Doon parang na medyo nakilala ako nung sumali ako ng pageant doon sa barangay sa Alohen. Tapos yun, sali ako ng pageant, naging first runner-up ako. Tapos yun, ang nag-push sa akin sumali doon, yung papa ko. Pero ang papa ko, si papa sa lahat ng ano, yung parang pinapakilala kami, lahat ng lakad nung para doon sa laban, nandun si papa. Pero yung mismong laban, hindi siya nanood. Tapos mayroon pa ngang one time na parang nag-model kami noon. Parang pinakilala kami, may parang nang bubu sa akin. Bubu! Hindi daw ako taga doon, hindi daw ako doon pinanganak, pero yung magulang papa ko kasi doon pinanganak, doon lumaki. Ang ginawa ng mama at papa ko, nagpa-register sila para maging botante doon, para wala na silang masabi sa akin. Tapos mapapaaway pa yung papa ko dahil ginaganon ako. Kasi yung nagbubo sa akin, parang boyfriend ata at kamag-anak ng isa kong kalaban. Parang ako lang yung ginanyo nila that time. Kaya agaw attention talaga kala papa. Galit si papa nun. Tapos yun na, laban na. Hindi ang matin si papa kasi kinagabahan siya. Noong una pa nga, ayaw ko nga sumali ng pageant kasi first time ko. Sabi ni papa, kaya ko daw. Hindi siya nanalo. Pero ano, siya, parang supportado pa rin siya. Hindi ko alam na hindi siya pumunta. Kaya pala hindi ko siya nakita. Pero pag uwi namin, may dala akong award, tapos madami akong sash na nakuha din that time, tapos yung papa ko tuwan-tuwa. Hindi showy masyado yung papa ko, pero alam kong proud sa akin si papa noon. Tapos nung fourth year, gusto kong
nung ano ko, nung elementary ako, guys, hindi talaga ako matalino. Lagi ako may line of 7. Tapos nung nag-high school ako, starting ng first year, doon ako naging active. Mula first year hanggang fourth year, kasama ako lagi sa top 5. Yun. Ano, parang hindi ako palasagot. Yung hindi ako masyadong palasagot, mahihayin ako. Pero pagdating dun sa ano, pag nag-aral naman ako, yung nasasagot naman ako. Pero hindi ako ano, hindi ako mataas yung section ko. Kasi walang section 1, section 2 dati. Basta meron lang, meron lang pala section 1. Tapos rumble na yung mga ibang mga section. Tapos yon, nung nag-fourth year ako, gusto kong magkaroon ng mga medal para kahit papaano may susuot sa akin yung parents ko. Sumali ako sa sports. Nag-try akong sumali dun sa tumatakbo, saka taekwondo. Tapos bumagsak ako sa Arnis. Basta sabi ko kahit ano, basta sasali ako kung saan ako matanggap kahit papaano may award. Tapos edi nga yung fourth year na ako, nung sumali ako ng sports, ang napasokan ko Arnis. Tapos hindi ko rin akalain na ano, kasi nung una ang nakuha ko ay ano lang ako yung mababa lang ako. Tapos nung mababa lang ako dun sa parang isasayaw mo yung Arnis. Pero yung nakipaglaban ako ng paluan, dun ako nanalo. Tapos na-provincial ako. Hindi ko akalain talaga na no, parang nasa isip ko lang talaga, makasali lang talaga kahit papaano madagdagan yung medal ko. Kasi gusto ko maging proud syempre yung parents ko. Tapos adi yun nga, na-provincial ako ng Arnis. Tapos saan ba ako nun? Basta tatlo yung medal ko, isang silver. Parang first ata ako dun sa isa eh. Oo nga, sa isa. Basta tatlo yung medal kong naiuwi nun. Happy, tuwan-tuwa ako nun. Kahit nung una takot na takot ako, pero nagpursige talaga akong aralin yung sa Arnis. Tapos ayun, nag-college na ako. Hindi talaga ako pala sagot na nung college. Basta nung college, nasa ilas ko, parang hirap na. Kasi first time ko lumayo sa amin. Hindi ako sanay magbiyahe-biyahe. Lagi akong kasama ng mama ko kasi ako sumusuka ako sa biyahe noon. Kaya nung naglukban ako, talagang ang daming na bago. Kasi hindi ko kasama yung magulang ko. Nasanay akong kasama ko lagi sila mama, papa. Si mama, si papa nagluto, siya kasi mama. Naglalaba, hindi rin ako naglalaba kasi si mama naglalaba. Ang ano ko lang, magbabantay ako ng tindahan namin kasi may tindahan kami sa bahay. Tapos yung linis sa bahay, yun, bantay ako sa bahay, ganun lang. Hindi ako nakakalabas masyado kasi ano, parang hindi naman maigpit yung magulang ko. Ayaw lang talaga nilang magkabisyo ako. Hindi ako, kami dalawang magkapatid, yung lalaki ko, hindi kami marunong magyosi. Kung mag-iinom kami, sobrang konti lang, tapos minsan tatakas kami sa mga kaibigan namin para hindi kami makapag-inom. Kasi ang papa ko nagigalit talaga. Pero goods naman na hindi kami naging mabisyo kasi gastos lang din yun. Tapos possible pang magkasakit pa kami pag may bisyo kami. Kaya ano talaga, napalaki kami ng magulang namin ng maayos kahit hindi ako matalino. Pero naman, ano naman ako, matyaga naman ako. Hindi na nga yun nung college na ako, na ano, hindi ko kasi talaga alam kung ano talaga yung gusto ko. Kasi gusto ko talaga maaging architect or nurse. Kaso nurse, sobrang alam ko na sarili ko hindi ko kakayanin. Kasi mahirap ang aral, siya ka-architect. Tapos sabi ko, anong kukunin kong kurso? Tapos yun nga, sinama ko nung kabatch ko si Ella. Nasa Australia na siya ngayon. International student din. Ano, HRM. Hindi ko pa nga alam kung ano yung HRM. Basta yun na lang yung in-exam ko. Tapos alam nyo, hindi ako pumasa sa ano, exam doon sa school. Umiiyak talaga ako noon nung hindi ako pumasa. Tapos
parang doon matay na sa point na wala ng choice sila mama para mag-ano na lang daw ako, mag-private. Kaso ang laki ng gastos. Nasabi ko kay mama noon, mag-trabaho na lang ako sa Jollibee. Trabaho na lang ako sa Jollibee para may pandagdag. Tapos nalaman namin na pwedeng asikasuhin yun, hindi ako pasado. Pati yung ibang kasama, hindi rin sila pasado. Yung mga kasama ko, ang pumasa lang siguro nun si Joyce sa HRM, pero lumipat siya ng engineer. Hindi asikaso kami para nga doon na lang ako kasi public siya. Nag-asikaso kami ni mama, talagang balik-balik kami nun sa Lokban. Tapos na natanggap ako, nag-ano din ako sa scholar. Nag-apply ako sa scholar kaso wala naman akong natanggap noon. Ewan ko. Basta ang haba ng pila noon na punta ako ng alas 5 ng umaga. Natapos na ako ng mag-aalas 6. Umuwi pa ako sa Mauban. 1 hour pa yung biyahe. Tapos naawa sa akin yung papa ko. Sabi niya sa akin, hanggat kaya pa daw nilang paaralin ako, wag na daw akong sumama sa scholar kasi nahirapan nga pag-aasikaso. Hindi kasi ako sanay. Tapos uuwi pa ako nung gabi. Ang dami ko natutunan na college ako kasi nahiwalay ako sa magulang ko. Tapos nga nun, nasanay din ako na hinging-hingi sa magulang ko. Kasi ang gastos kasi talaga nung HRM, lahat may lab kami na ibang uniform, may FNB kami, iba uniform, may housekeeping din kami, iba din yung uniform, may front office din kami, iba rin uniform. Ang dami naming uniform, tapos may mga lab kami nagluluto. Tapos may mga ano kami doon, yung mga labanan, yung mga cupcake deco, yung flower arrangement. Lagi akong sumasali. Siguro nag-start siya Kailan ba siya nag-start? Second year na ata ako noon na experience ko siya eh. Basta lagi akong sumasali, tapos yung unang mga sali ko, hindi ako nananalo. Pero, paano ko? Lumalaban pa rin ako. Tapos na nag-third year ako, sumali uli akong cupcake deco. Kami yung nag-champion doon. Tapos yung that time, meron akong gustong lalaki. Nagustuhan din naman niya ako. Hindi ko rin naman akalain na magugustuhan niya ako. Kasi nga, siya, lagi siyang parang leader. Mga kilala ba? Kasi running for cum laude, pero cum laude, naging cum laude siya. Tapos, yun nga. Noong una, tinatago namin yung pagkikita namin kasi ayaw namin malaman ng iba. Ako, nahihiya din ako kasi siya, matalino siya na nagkagusto sa akin. Hindi man tayo, talino, talented, wala. Hindi ako marunong magluto. Basta lahat. Kasi siya, magaling siya magluto. Lagi siyang panglaban. Tapos yun na nga, nung nalaman nung iba, ang dami kong narinig na ba't daw ako nagustuhan, ba't daw, kasi hindi naman daw ako maganda, hindi daw ako matalino, hindi ako talented. Ang dami kong narinig na hindi magaganda tungkol sa akin. Pero tiniis ko lang yun kasi sa akin, wala naman akong ginagawang masama. Ewan ko, pero sabi niya kasi sa akin nun, nagustuhan niya ako kasi totoo, mabait, funny, ganyan din si Marvin, ganyan din yung niya. Tapos yun, yung taga sa amin, sa Mauban, si Jem, kasi anong kurso niya, basta yung, hindi ko tanda yung kurso niya, may mga sila, parang meron silang mga activity or project na magpo-photoshoot, isa ako dun sa napili nila. Kasi pangarap ko talagang maging model, kasi basta, parang gusto ko talaga maging model or maging artista. Tapos, nung high school din, naging active din ako sa mga roleplay. Naging sisa ako. Tapos, hindi ko akalain na mayroon kaming parang awarding. Parang bawat section, mayroong best actress. Tapos, best actress ng buong lahat ng batch namin. Tapos, best sisa sa buong batch namin. Ganon. Tapos, ang dami ko nakuha ang award pagiging sisa. Umiiyak kasi ako talaga. Noon nga, mayroon sa Lucena na parang palabas na theater.
hindi ako pinasama nila mama nun kasi nga wala daw silang, wala lang budget kasi medyo mahal din yung ticket. Alam nyo, nag-iiyak talaga ako nun nasa kwarto kasi parang ako lang yung hindi makakasama nun. Tapos yung papa ko umakit nun sa taas, sa kwarto, kinausap ako kung gusto ko daw talaga. Sabi ko, gusto ko pa. Kasi, ano nga, parang nangangarap ako doon na maging artista, kaya maging theater. Gusto ko yung mga acting. Ginawa ng papa ko, kinabukas na yung alis papunta Lucena. Pinuntahan namin nung gabi yung, yung teacher ko. Kung baka sakaling pwede pa ako makasama. May ticket pa, wala lang akong sasakyan. Tapos sinubukan uli namin kinabukas sa madaling araw, pumunta kami doon kasi alis sa madaling araw. Buti na mabait yung mga klase ko. Pinasiksik nila ako sa van. Parang sumapupo ako dun sa isa kong kaklase. Babae, siksikan kami. Tuwan-tuwa ako nun. Nakasama ako. Kasi gusto ko talaga manood ng theater. Tapos yun. Hindi nga yun. Noong third year ako, ang dami ko nakuha. Best actress, best sisa. Basta tatlong award ba yun? Basta sa akin lahat ang nakuha yung award. Tapos noong fourth year, ganun din. May ano pa rin, yung kay La Basilio, ganun uli, parang tinuloy namin yung kwento, nag-roleplay uli kami. Ako naman si ano, limot ko na kung sino ako doon, basta ako yung parang malandi. Yung malandi, ano siya, yung naging, nakuha ko daw yung talagang ugali nung isang yung kung ano yung ganap niya talaga do, kung ano yung gaganapin ko, kuhang-kuha ko daw yung ugali, pagiging malandi, mataray. Basta pero pag nagganon ako, binibigay ko talaga yung best ko kasi parang feeling ko dun ako, yun yung kaya ko. Parang hindi ako marunong kumanta, sumayaw, pero yung pag-acting, parang ramdam ko sarili ko, kaya ko yun. Tapos, nung nag-college nga, nung college din ako, so, yung kaibigan ko, nag-theater siya, third year ata ako noon. Tapos sinabi niya kung gusto ko daw sumali. Tapos sabi ko gusto ko, kaso nang hihinaan ako ng loob. Sabi niya, kaya mo yan. Biglaan audition ako noon. Tapos ang nabunot ko ay, ang ganap ko doon, isang estudyante na gustong makapag-aral. Parang gagawan ko siya ng kwento kung paano ako, paano ko matutustusan yung pag-aaral ko. Parang may isang lalaki na tutulong sa akin na parang basta SPG siya. Ang ginawa ko noon, sabi ko kay sa kaibigan ko, ano daw gagawin ko? Sabi ko, basta umupo ka na lang, ako nang bahala. Kasi ganun yung mga napapanood ko. Siyempre, kapag estudyante ka, walang-wala ka na talaga. Parang sarili mo na lang ibibigay mo para lang kumita ng pera. Tapos pinaupo ko siya. Tapos yung parang, hindi pa ako nakaupo sa kanya, parang uupan ko siya. Ay, umupo na ata ako nun. Tapos tinatanggalan ko siya ng botones. Dire-diretso na yung roleplay, nanonood sila sa amin. Tapos start akong humalik sa ganto niya, dahan-dahan. Kasi ganyan yung mga napapanood ko. Tapos kinat na nila, tapos natanggap ako kasi daw ang galing ko daw. Tapos ang bilis daw nung ano ko, pagkabunot ko kasi alam ko na agad yung gagawin ko. Tapos yan, pero hindi natuloy siya kasi sobrang busy na namin noon. May mga ano na kami noon, thesis na stress na nga ako noon sa thesis ko. Basta ganun. Tapos nung ang dami kong gustong kwento sa buhay ko kasi ang dami kong naranasan, lalo na na heart attack yung papa ko. Nagtitesis ako noon, nagpasok ako sa Lukban. Pupunta ako sa Lukban para sa thesis ko. Pupunta ako ng hospital 1 hour from Lukban to Lucena para bisitahin yung papa ko na sa ICU para makapagpahinga si mama. Si mama natutulog sa upuan. Tapos sinita siya ng guard kasi bawal matulog sa upuan. Naiyak ako noon kasi pagod na din si mama noon. Tapos gusto lang niya magpahinga, hindi siya magpahinga. Tapos yun, parang
Pinauwi ko ata nung si mama ako nagbantay. Kasi bawal kami sa ICU, doon lang kami sa labas. Tapos, after ko nung magbantay, minsan, pag galing ako Lukban, punta ko Lucena 1 hour. Lucena, tumauban 1 hour din mula sa bahay namin. Uuwi ako kasi walang kasama yung kapatid ko. Kasi that time, yung kapatid ko ata, anong pa lang eh. 5 years old, maliit pa siya. Uuwi ako sa bahay gabi. Pero nandito yung kapatid ko. Pero may pasok kasi siya. Uuwi ako doon na sikasawin ko yung bunso namin. Kinabukasan, balik ulit ako sa school ko. Tapos yung hinihingi ko ng baon sa mama ko, 150. Yung pamasahe ko noon, nasa ano na, nasa 60 pesos. E di, magkano na lang matitira sa pera ko noon nadala ko. Kasi hindi ako umihingi kay mama noon ng malaking pera dahil nga na ICU si papa. Tapos yan, ako kasi galante ako sa mga kaibigan ko. Kapag meron ako, naglilibre ko sila. Tapos kapag may kailangan sila, binibigay ko. Kahit nga yung mga damit ko, hihiramin nila. Pupunta lang sila sa bahay kahit wala ako. Go, kunin nyo kung ano yung kailangan nyo. Ganun ako. Si mama, mabait din yan sa mga kaibigan ko. Kapag may kailangan sila, pupunta sila sa bahay. Punta sila sa kwarto ko, pili lang sila ng damit na kailangan nila. Ako wala akong pangalan, basta kailangan nila. Kahit na hindi ko pa nagagamit damit or isang beses ko pa lang nagagamit, pinapahiram ko na. Tapos kapag may kailangan sila, tinutulungan ko sila kahit minsan hindi ko rin alam kung paano, basta makatulong ako sa kanila. Tapos yun nga, nung dumating na sa point na walang-wala talaga ako, nagkagawa ako ng thesis ko. Kasi ilang beses ako pabalik-balik kasi laging pinapa-edit yung thesis. That time kasi, ako pala yung nag-aasikaso kasi may inaano si ate noon. Yung partner ko may anak, baby pa, kala niya walang magbabantay kaya ako nag-asikaso. Tapos wala akong makain noon. Dumating ako ng umaga doon sa Lukban. Hindi ako nakapag-breakfast, hindi ako nakapag-lunch kasi wala akong pangkain. Parang pamasahe ko lang kasi pauwi yun. Tapos tinanong ako ng kaibigan ko, yung best friend ko, sabi niya, nasaan ka, kumain ka na ba? Sabi ko, hindi pa, nag-ayos pa ako ng thesis. Sabi niya, anong oras na? Hindi ka pa kumakain, tama. Kumain ka, ako magbayad. Sabi niya, ganun. Tapos yun, parang, yung mga kaibigan ko sila, parang naghalilihinan magbayad ng pagkain ko na, pagkain ko ng lunch, siya magbabayad. Tapos isang kaibigan magbabayad ng dinner ko. Kasi wala talaga ako noong that time. Hanggang sa nagkaroon ako, yun nga, hindi ko sinasabi ka lang mama na hindi pa okay thesis ko, lalo na sa papa ko. Gising na kasi yung papa ko noong sa ICU. Tinatanong niya ako noon na, kamusta ka? Nag-graduate ka na? Hindi ko pa masabi kung sigurado akong gagraduate. Kasi hindi pa ako tapos sa thesis ko. Pero sa awa ng Diyos, nakagraduate ako. Tapos yun, pagka-graduate ko, kinabukasan pumunta na ako ng Manila. Ayokong papuntahin ng papa ko kasi syempre, bago pa lang, baka doon hindi ko kayanin mag-isa. Ako, lakas ng loob ko, pumunta ako Manila. Nag-apply ako ng trabaho, tapos dun sa OJT ko, natanggap agad ako. Lahat ng sinasahod ko, pinagkakasya ko yung 500 pesos sa isang buwan, tapos yung 2.5 ko, pabayad sa bahay. Tapos lahat na ng sahod ko, pinapadala ko pala mama noong unang dating ko. Pero mga 1 month pa lang ko, wala ako napadala. Tapos tumawag sila mama, kinakamusta nila ako. Kasi noon parang hindi ako kinausap ni papa kasi pinapauwi na nila ako ng mauban. Mas gusto nila na nandun ako. Nababantayan ko rin si papa kasi hindi daw makapag-racket si mama kasi si papa kailangan na may kasama sa bahay. Ako gusto kong makatulong, di ako umuwi, parang hindi nila ako nung kinausap. Tapos nung kinausap ulit ako, kinabusta ako ni papa kung okay lang ako. Tapos sabi ko, opa. Tapos sabi ni papa, kailangan daw siya ko peram. Tapos nag-sorry ako kasi wala akong pa ako mapadala kasi nagsisimula pa lang ako. Kaya nun,
Lahat ng pinapadala, lahat ng sahod ko ng pinapadala ko kala mama. Tapos nag-racket-racket ako, nawalan ako ng trabaho ng pandemic, racket-racket ako. Basta lahat ginawa ko. Gusto kasi makatulong sa magulang ko kasi ang laki na nagastos ni mama nung nagpa-opera na dumating sa point na kailangan daw i-give up lahat ng napundara kasi that time parang yung bahay lang namin yung pag-asa. Sinala nila mama. Hanggang ngayon binabayaran. Tapos nalaman ko na umutang pala sila ng GSI ni Papa para nga baka pag-OJT ako sa Manila. Ngayon pa lang nalaman, 10 years pala nilang babayaran yun. Kaya yung may nababasa ako na grabe ka, magtrabaho, kala mo dami mong anak, mga ganun. Hindi kasi nila alam yung kwento ng buhay ko. Kaya ako naghahataw kasi gusto ko rin makatulong sa magulang ko. Tapos nagka-college pa yung kapatid ko. Nai-stress ako kapag wala akong mabigay ka lang, mama. Kaya hataw ako ng hataw na ngayon, lalo na nandito na ako sa abroad. Gusto ko makatulong na sa kanila, makapagpadala ng malaki. Supportado naman ako ni Marvin, alam niya yung buhay ko. Kasi mula nung naliligaw si Marvin, alam niya na ganun yung buhay namin. Pero tinanggap niya pa rin ako kahit ang layo ng estado ko sa estado ng buhay niya. Tapos yun, yung parang ngayon lang ako naging proud sa sarili ko, sa mga nababasa ko, na parang ang daming naniniwala sa akin. Masarap pala sa feeling yung ganun kasi parang lumalaki ako, parang puro negative na lang yung mga naririnig ko tungkol sa akin. Pero, pero pag sa ibang tao, pag nabibigyan sila negative, sabihin ko sa mga kaibigan ko, kaya kay Marvin, huwag kang ganyan. Huwag mong isipin yan, smile ka lang, ganyan. Ganun ako, hindi ako kahit pag mga kaibigan ko may problema, ano kasi ako, kwela ako. Gusto ko kahit may problema sila, gusto ko nakikita silang masaya. Minsan lalabas ko sila, o kaya puro ako kalokohan para makalimutan nila yung problema, ganun. Kumakain ka na naman. Ay nako. Pero malalampasan natin lahat yan. Kaya yan. Yun na. Umiyak na tayo for today's video. Ang aking lucky charm. Lucky charm kita. Kiss me. Ano yan? Kopya. Chocolate. May chocolate sa gitna. Ano ba yan? Ube? Magpapaalam na kami guys para makapag mag-grocery pa pala tayo. Hindi pala ako pwede magpaalam. Mag-grocery pa pala kami guys. Bili kami ng sabon namin pang hugas. Tapos baboy. Kasi isa lang yung bilhin na namin baboy nung nakaraan. Yung mga kulang namin, bibilhin na namin ngayon. Sobrang halaga kasi ng oras. Minuto at oras dito sa Canada. Kasi yun nga, kapag hindi mo nagawa yung mga gawain mo sa bahay, matatambakan ka. Kasi sobrang busy dito sa Canada. Trabaho ka na trabaho. Alam niyo ba yung mga pinagtatrabahoan kong mga Canadian? Dito siya nagtatrabaho. Mga Canadian. Ano, sa sobrang busy nila sa pagtatrabaho, hindi na sila makapaglinis ng bahay. Kaya kumukuha sila na maglilinis talaga ng bahay. Kaya sabi ko, kaya pag may time talaga ako, maglilinis tayo ng buong bahay. Ayun, kahit pa paano, malinis-linis na naman. Nalinis ko na dito sa may namin lutuan, malinis na siya. Tingnan nyo. Yan, malinis na. Konti na lang yung kanina puno dito. Saka puno yan. Tapos dito, may mga dumi-dumi. Ngayon, malinis na. Hindi ko lang alam kung saan ko siya ilalagay kasi kailangan sa mga kasama namin. Baka kasi
hanapin nila, wala kami dito, hindi ko masasabi kung saan. Kaya dyan na lang muna. Papaalam na muna ako sa inyo. Thank you po sa lahat ng sumuporta. Sobrang happy po ako sa mga nababasa ko na mga comments sa akin. Kundi dahil sa inyo, hindi kami mamomonetize sa YouTube po namin. Sobrang laking tulong po nun sa amin. Yung parang nung na-monetize kami at may pumasok na, parang nakikita ko na lang, matutupad ko na lahat ng pangarap ko sa magulang ko para sa amin ni Marvin. Sa akin, pangarap ko sa sarili ko, parang wala na muna. Parang ano na lang ako, magpo-focus muna ako sa ano, sa parents ko at sa kay Marvin. Kasi para sa akin, makita ko lang silang masaya, nabibigay ko lahat, sobrang saya na para sa akin. Kaya, kundi dahil sa inyo talaga, hindi magiging okay, hindi ako mamomonetize, diba? Kaya sobrang happy po talaga, sobrang laking tulong din po talaga sa amin dito sa Canada kasi ang laki po talaga ng gastusin. Kaya yun, pinapakita ko lang sa inyo yung mga totoong nararanasan namin dito kasi ayokong yung mga pupunta dito mabigla kasi yung mga ibang napapanood din namin na ang sarap ng buhay. Hindi. Siguro yung iba, may kaya talaga sila nang pumunta sila dito kaya madami silang pangbili ng puro bago, kami hindi kasi. Kaya sobrang swerte din po namin sa parents ni Marvin kasi sila po yung nag-provide ng proof of fund namin papunta dito at yun nga po yung ginagamit namin pandagdag sa mga tuition kapag kulang po. Pero hanggat kaya naman po namin, hindi namin gagalawin para maibalik po namin kala Mama Aida. Tapos sobrang thank you din po sa tito ko na sa Poland po siya. Kasi hindi siya nagdalawang isip, napahiramin ako ng pera kasi ayakong iasa kay Marvin lahat ng gastusin na dapat akong magpo-provide ng plane ticket ko tapos yung mga medical ganyan. Pagka-chat-chat ko sa tito ko, tinanong niya agad sa akin magkano ang kailangan mo. Kaya naiyak ako nun kasi ayakong lapitan yung parents ko kasi alam ko madami din silang ginagastos sa edad time kasi hindi ako makapagbigay talaga, may trabaho kasi ang laki rin kasi ng gastos, pag-aasikaso ng mga requirements papunta dito sa Canada. Kaya sobrang happy nung na-approve kami. Ilang guys, magpapaalam na ako kasi mag-grocery na kami tapos siguro mga bukas mag-house tour na tayo. Yun lang guys, thank you for watching po. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Bye-bye!